naman. Okay, ngayong gabi, magluluto ako guys ng pang-dinner namin. Okay, yung mabilisan lang siya na masarap na steamed fish. Okay, ayan. So, ito guys, nabili ko ito sa supermarket, ang sliced sea bass. Okay, sliced sea bass na yan siya. Tapos, meron din, ayan guys, oh. Tapos, meron ako yung malalaking ginger o luya para matanggal yung kanyang lansa. Tapos ito yung mamaya garnishing lang, dalawang ano lang, ginger din na slice into thinly strips, pati yung spring onion din slice into thinly strips din siya. Tapos ngayon ang aking tubig kumukulo na siya guys. So, ilalagay ko na ang ating steam fish ko. Ayan, aking isda. Be careful guys, ayan. Ayan. Okay, just nice. Mga 8 to 10 minutes yan since na ano na siya slice into fillet na siya, hindi na siya buo. Pag buo kasi ang isda mas matagal ang luto niya at kung gaano kalaki depende. Okay, tapos guys, meron din ako dito, ang gamit ko dito na mantika. Okay, itong mantika ko. Basta kahit na anong safe na mantika, yung cooking oil, rice bran oil, ayan. Hindi pwede ang olive oil dito kasi sa mainit na apoy, dapat talagang mainit, sobrang init yung ating mantika mamaya. Yung pinakalas na gagawin ko. Tapos itong light soya sauce, pwede rin kayong gumamit ng yung Maggi seasoning, masarap din yan kung gusto niyo mas masarap. Pero original talaga na soya sauce steam fish, eh yung light sauce lang siya guys, basta good quality na soya sauce. Yan lang, napakadali. So ayan, dalawang garnishing lang siya. At ang napapalasa nito guys, itong dalawa at yung garlic, yung ginger, yung luya ang papatanggal ng lansa, at yung aroma pareho, yung ginger at saka itong spring onion. So iintayin natin mga masisilip naman ko siya kasi ayan, transparent ang takip ng aking pan. So, mga 8 minutes, iti-check ko siya mamaya. Okay, guys. Iti-check ko lang yung aking isda kung ano na, luto na. Kasi kailangan siya talaga, guys. Depende kasi sa thickness, sa laki ng ano ng isda eh. Ayan, okay na siya. So, 8 minutes lang siya, guys. So, ayan. 8 minutes. Okay na yung aking isda. Tapos, itatapon ko yung malalaking, ano na yan. Yung malalaki na, ito, guys. Hindi ito kailangan kasi meron akong gagawin mamaya. Ayan. Okay, guys. So, ayan na. Natinanggal ko na yung slice na ginger. Tapos, gagarnishan ko siya ng yung spring onion na thinly slice.
Ayan siya, guys. Tapos mamaya. Okay. Maraming maraming nasa sa inyo, guys, kung gaano karami ang gusto nyong i-garnish na ano, na luya at spring onion. At kailangan manipis siya yung pagka-slice nyo sa kanya, sa kanila pareho, para yung pag binuhos natin dito mamaya yung cooking oil. Ayan, so ilalapag ko muna siya dito. Ayan, ayan na siya, guys. Ayan na siya. Okay. So ito, guys, itong methods na ito, pwede rin, pwede ito sa ano, guys, sa buong isda. Pwede niyong gamitin yung tilapia, alternatibo, guys, substitute sa sea bass. Basta ano sa klaseng fish na gusto ninyo, pwede. Yung mga white fish. At sa bangus din, guys, masarap din ito. Although, sa dito sa Singapore, ang ano ko lang kasi, ang nasubukan kong makain dito ay yung tilapia, guys, ang alternatibo nila sa mga grouper, yung mga lapu-lapu na yan. Yan. So ito sibas ang gamit ko, kasi ang sibas mas ano talaga siya sa masarap siya sa ayan, sa steam fish. So guys, ang gagawin natin ngayon, ayan, yung separate na pan. Ayan, okay lang ito kasi kukunting mantika lang naman ang gagamitin ko. Yung tama lang para sa amount ng, sa dami ng isda na aking niluto. So ngayon, guys, huwag niyong kalimutan pala, sorry kanina, yung sabaw nito kanina sa 'di ba pag nag-steam, mag-steam tayo, yung sabaw na pupunta, na pasok diyan din sa ano, sa plato. Itatapon niyo siya, guys. Pero kung gusto niyo yung konting mag-iwan ng sabaw para kasi yung isda ng lasa niya nandiyan sa sabaw, okay din. Pero ang natural talaga na yung original na luto nito, well, yung sabaw na after steaming, tinatapon. Ayan, lagyan natin ng, ito na, lagyan ko na ng soya sauce, ayan. Nasa sa inyo din, huwag masyadong marami kasi, guys, baka ano, umalat. So, ayan, yung tama lang na alam nyo na, ano, na, ma, ano lang, malagyan lang yung lasa ng isda ng soya sauce. Kasi soya sauce talaga ang lasa dito. Konting-konti lang talaga siyang nilagay ko. Yung tama lang sa aking quantity na aking niluto. So ngayon, maglalagay na ako ng mantika. Kailangan mainit ang mantika, guys. Ayan, good enough na yan. Nasa sa inyo talaga ang control ng dami ng gusto nyong yung gamitin na mantika. Huwag naman masyadong marami kasi ang mantika, kaya siya gumagamit ng mantika, guys. Chinese way of cooking ito siya, para maluto yung ginger at saka yung itong spring onion, at yung aroma kasi niya, guys, masarap siya. So ganyan ang paraan nila. So ganon. Okay. Tapos yung soya sauce nyo din, nasa sa inyo din talaga kung gaano kadami ang gusto ninyo. Kung mahilig kayo sa soya sauce, minsan sa atin kasi sa Pilipinas, depende din sa dami ng kakain. So kayo nang magkukontrol. At syempre yung lasa niya, basta importante, light soya sauce ang gagamitin nyo. Light soya sauce at yung good quality, kasi para yung outcome, yung lasa, good quality din siya, 'di ba? Masarap. 'Yun ang habon natin. Simpleng-simpleng luto lang siya, pero talaga namang napakasarap, guys. Guys, paano malalaman? Siguro karamihan naman sa inyo yung mga marunong magluto, yung mga chef na talaga
or yung mami, daddy na luluto, paano nyo malalaman kung luto na, ay, kung, I'm sorry, kung mainit na yung ating, ayan, yung mantika. Pag mainit na, magbabubble siya, guys. Ayan, o, nagbabubble siya. Ayan. So, ibig sabihin, pag nagbubble siya, pag inidip mo yung wooden spoon o wooden chopstick, ibig sabihin, okay na siya. Mainit na siya. So, papatay na natin. At, ibubuhos na natin dito sa, ipupour in natin dito sa ating steam fish. I-aim ninyo sa, ayan, ayan, yung ginger, I'm sorry, ginger at saka spring onion. Kailangan, yan ang buhusan ninyo. Oh my God. Ayan, ma-aromatic siya. Wow. Okay. Ayan na siya, guys. Ayan. Ganyan lang siya. Okay, guys. So, ganyan ang patungan ko, guys. Oh. Mas mabilis kasi siya. At pag kukunti lang yung aking niluluto, ganyan ang ginagawa ko. Tapos, pag malalaki, ginagamit ko yung electric na steamer. So guys, ito na ang aking steam sibas. Ayan. Ayan siya, guys. Okay, so that's all for today, guys. Thank you so much for watching. At sana meron akong may share sa inyo ngayong araw na ito. Okay. God bless everyone.